Chapter 32. Okay lang po tita, ngiti rito. Halos bakuran siya nito. Marami itong tanong at nakitang nangingiti na lang din si Saki. O iha, paano nga pala kayo nagkakilala nitong si Sak? Tanong niya rito. Ma'am, awat ni Sak sa ina. Alam niyang naiilang pa rin si Giselle sa mga ito. Bakit anak, masama bang magtanong? Giit ng ina sa kamuling binaling si Giselle. Sumenyas ang ama kaya sumunod ito sa office nito. Chuck, nanegosyo na naman ang sasabihin nito. Babe, maiwan na muna kita kay mama. Mukhang may sasabihin na naman si papa tungkol sa negosyo. I will be back soon. Mama, kayo na muna ang bahala kay Giselle. Paalam sa dalawang babae na mahalaga sa kanyang buhay. Nang maiwan ni si Giselle ay ilang pa rin sa mama ni Saki. Mukha naman itong madaling i-approach. Paano nga ulit kayo nagkakilala ni Saki, iha? Ulit na tanong nito. Napangiti siya. Noong una ko po siyang nakilala ay noong papasok po ako sa work ko sa hotel. May hawak po siyang toolbox kaya akala ko po noon ay kasama siya sa plumbing department. Tumawa ang ina nito sabay iling. He pretend to be a plumber boy sa hotel. Hanggang sa iyon po, hinahatid na niya ako sa pasakay ng jeep at tricycle. Akala ko talaga ay ordinaryo lang siya kagaya ko. Sumakay ng jeep at tricycle? Maang naturan ng matanda, akala niya ay magagalit ito pero mukhang nawili pa. Pero sabi niya ay hindi daw iyon ang una naming pagtatagpo. Sabi niya noong huli, he saw me sa may Manila Bay. Putol na sumabad ito. Manila Bay? Eh ano naman ginagawa niyo doon? Nahiya tuloy siyang ikwento rito ang nangyari. Ngunit mukhang determinado itong malaman ang lahat. Nandoon kasi ako noon kasama ang mga kaibigan ko. Which is co-worker ko rin sa hotel. Well, broken-hearted kaya naroon para magtanggal ng sama ng loob. Nagsisigaw at nag-iiyak ako noon without knowing na nasa kabilang bahagi pala si Sak sa yate ng kaibigan nito, kwento rito. Talaga? Ano bang sinisigaw mo? Natatawang tanong nito na tila teenager na kinikilig sa kwento niya. Iwan ko na tita kung ano-ano nang lumalabas sa bibig ko ng sandaling iyon. Hindi ko naman alam na nakikinig si Saki at pinagtatawanan pala ang sinasabi ko sa adiya. I just wondering kung ano ang pinagsasabi mo at nakuha mo ang pansin ng anak ko. Masyadong mailap sa babae iyan eh, anito, na tumawa pa rin. Well, ang tumatak lang sa isip ko kasi iyon, ang sinabi ni Saki na pinagsasabi ko ay, hayop ka Randy, pagsisihan mo ang araw na niloko mo ako at pinagpalit kita. Or rather, at ipagpapalit kita sa mas gwapo, mas mayaman, at mas masarap sa'yo. Turan niya na natatawa na rin. Tawa ng tawa ang mama ni Sak. No wonder iha, siguro nga ay tawang-tawa rin ang anak ko nang makita ka ng sandaling iyon. Anito habang napangiti pa rin. Doon ay magaan na ang pakiramdam ng mama, or rather, ang pakiramdam ni Diesel sa mama ni Saki. Tila tuloy nakahanap na siya ng kakuntahan at game na game naman ang ginang. Alam mo iha, masaya ako at isang tulad mo ang natagpuan ni Sak. Yung mga naging karelasyon kasi niya noon ay kung dadalaw man ay makikipagbeso-beso lang tapos lilingkis na sa anak ko at hindi ko magawang makausap ng ganito. Yung huli naman ay pinagkikitunguhan bilang tao dahil mahal siya ng anak ko. Pero sa totoo ay ayaw ko. Biruin mo naman 5 years sila niyang si Sak. Pero never na amin sa publiko. Palibhasa artista, kaya ayaw ko para kay Sak. Anito. Napangiti siya sa sinabi nito. Sa totoo ay natuwa ako nung sabihin mong sumakay iyang sa jeep si Sak. Hindi niya iyan naranasan mula nung bata pa. Anito dahilan para mapangiti si Giselle. Buti at alam niya ang ginawa niya. Did he pay? Interesadong tanong nito. Napatawa si Giselle na malala ang unang sumakay ito ng jeep. Napansin niyo ng ginang at mas lalong naging interesado.
Oo naman po, tita. Actually, nahiya akong tanungin siya the first time na nagkasama kami sa jeep. Lahat kasi ay nagsisibayaran na at that time, sakto pong 9 pesos ang pera ko. Hindi ko siya mailibre, natatawang kwento sa ginang. Tumawa naman ito. So what did you do? Interesadong turan. Then, napansin yata ni Sak dahil may nag-abot ng bayad sa kanya kaya nilabas nito ang wallet at bumunot ng 500. Biruin mo tita, 500 ang pamasahe lang niya, 9. Kahit sabi, babayaran niya ako or pero wala pa ring panukli si Manong. Sabi niya sa driver, keep the change. Kaya agad kong sinabi sa driver na nagbibiro lang siya. Kaya halos halongkatin ko na ang bag ko, hanapin lang kahuli-hulihang pera ko. Kwento rito. Tawa ng tawa ang mama ni Sak sa kwento nila ng anak nito. Nasa ganon sila nang bumalik na si Saki at ang papa nito. Mukhang masayang pinag-usapan yun, mahal ah. Bungad ng papa ni Sak. Habang si Sak naman ay tumingin kay Cecil na noon ay napatigil. Kapwa napatigil sa pagtawa ang mga ito, saka napatingin at sabay na ngintian. Kahit papano ay kita ni Sak na hindi na naiilang si Cecil sa ina. Mukhang nakahanap ang ina ng makakausap na hindi puro negosyo lang ang pinag-uusapan. Wala lang mahal, kinukwento lang nitong si Cecil kung paano sila nagkakilala nitong anak natin, ani ng ina, at doon ay napatingin muli si Sak. At nakitang nahihiya ito sa pambubuko ng ina. Ganun ba, mukhang masaya, singit ng papa nito. Aba, dapat kasi tinatanong mo rin ng anak mo, baka naman negosyo na naman ang sinabi mo sa kanya. Mahal naman, hindi ba, kahit ngayon lang hihirit ang ginang sa asaw. Saka muling bumaling sa kanya. Kaya ikaw iha, kapag naging asawa mo na itong si Sak, huwag mong hayaang pati gabi ay nagtatrabaho pa rin. Mahirap kapag mag-isa lang ang anak. Mama, huwag ka naman maniwala na si Giselle. Huwag kang mag-alala dahil bibigyan ka namin ng 2 apo sa tamang panahon. Ani ni Sak na nakangiti sa ina. Tamang panahon? Aba, huwag mong sabihin kapag 40 ka pa. Balik ng ina sa kanya. Natigilan tuloy si Sak habang si Giselle ay nangingiti. Nakitang sumungaw ang Isak sa kasambahay nito at nakita iyon ang ginang, kaya nagpaalam ito sa kanila at tinungo ang kinaroroonan ng kawaksi. Tila may tinatanong sa ginang at nakipagtawanan pa sa mga ito sa kasumama sa kusina. Agad na umupo si Isak sa tabi ni Giselle habang ang ama nito ay medyo lumayo sa may gilid ng bintana dahil may sakmal itong pipe kung saan may tabako sa dulo, habang abalang nanonood ng world news. Babe, pasensya ka na kay mama ah. Alam mo, tumatanda na at wala masyadong nakakausap. Hinging paumanhin nito. Ano ka ba babe? Masaya nga. Nawala kaya ang bakabako? Ngiti rito sabay sandig ang ulo sa balikat ng boyfriend habang nakaupo sa sopa. Hinawi naman ni Sak ang buhok ni Giselle sabay halik rito sa noo. I'm happy na maayos kayo ni mama dahil higit kanino man ay importante kayong dalawa sa puso ko. Kanina ko lang nakitang masayang masaya si mama sa mga ipinakilala kong babae sa kanya ay tama lang nangingiti at bebeso siya sa mga ito. Tumingin si Giselle na sabi nga niya kanina, wika, mukhang marami siyang sinasabi ah. Sana naman ay maganda lahat, ngiti ni Sak. Okay naman, bukod kasi sa pinakaayaw ni tita ang last na nakarelasyon mo eh, iyon pa daw ang pinakamatagal. Aniya rito na formal ang mukha. Tumitig si Sak sa mukha ng kasintahan. Don't tell me you're jealous, aniya rito. Jealous? Hindi ah. Ngayon pang may asawa at anak na ito. Napakunot ng noo si Sak. Sinabi ba ni mama kung sino? Umiti at tumango siya. Hindi nga siya makapaniwala na naging kasintahan nito ang artistang iyon.
Wala kasing nabalitaan tungkol sa kanila, pero maganda na rin dahil kung ito ang nakatuluyan ni Zack, ay siguradong wala ito sa tabi niya. Well, kung ganda lang din ang pag-uusapan, ay mas maganda siya doon. What the smile for? Dinig na tanong ni Zack. Napatuwid ng upo si Giselle, sabay palis ng ngiti sa labi. Wala ah. I know you, may ibig sabihin ng ngiti na kanina. Wala nga. Ano nga? Tilang hindi siya titigilan nito. Okay, fine. Ngayong kilala ko na ang ex mo, well, I just realized na... Mahal, anak, ihahalin na sa komedor. Tawag ng ina na papalapit sa kanila. Mas lalong napangiti ng matamis si Giselle. It seems saved by the bell. Ngunit umakbay sa kanya si Zack. I know, you're more beautiful than her. Bulong nito sa kinalaki ng mga mata niya. So ayan guys, dito po muna nagtatapos ang ating chapter 32. See you on the next chapter. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, like and share. At mega love shoutout sa lahat kong team, sa lahat ng members, and sa lahat ng aking taga-subaybay sa kwentong ito. Thank you guys for listening. And sana po huwag kayong magsawa. Ciao!